pang Ilonggo. Please subscribe and like and share. Ayan, magandang araw po, no, mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po, no. O ito po mga kababayan, no, ang latest breaking news natin ngayon. Pastor Apollo Kibuloy, ikulong muna dito sa Pilipinas kung sa i-turnover sa US, mga kababayan. So lilitisin muna sa dito sa Pilipinas kasi siyempre meron din siyang enargabyado dito eh. Hindi lang sa Amerika, kundi pati dito sa Pilipinas. So lilitisin muna, makukulong muna sa rito habang iniimbestiga ng kaso niya, ha, bago sa i-turnover sa Amerika, mga kababayan. At ayon naman kay Secretary Benjamin Avalos Jr., may posibilidad na nakasuhan ang mga tumulong sa pagtago ni Pastor Kibuloy. Nako, madadawit kaya ang base rito at si Duterte, mga kababayan? Kasi di ba sabi nila, alam nila kung saan nagtatago si Pastor Kibuloy. Ang isa naman, sinabi naman niya na nasa langit daw si Pastor Kibuloy. So may tendency na madamay ba dito si Vice President at si dating Pangulong Duterte sa pagtago nila kay Pastor Kibuloy, at lalo na yung mga tauhan niya. Lalo na siguro itong mga tauhan niya na nagsasabi na nagdidepensa doon sa may KOGC, mga kababayan. Maaari silang makasuhan. Kaya dapat lang, kasi una-una sa lahat, mga kababayan, alam na nila, alam nila kung saan pala si Pastor Kibuloy, mga kababayan. So bago nila inilabas, nasukol na muna ng mga kapulisan ang pinagtataguan po ni Pastor Kibuloy, mga kababayan. Nasukol na ng kapulisan kung saan man nagtatago po si Pastor Kibuloy. O ito, may pahayag po rito ang ating mga kapulisan. Binigyan ng ultimatum ang KOGC, 24 oras. Kapag hindi nila inilabas si Pastor Kibuloy, sisirain at gigibain nila ang kinagtataguan man ni Pastor Kibuloy, mga kababayan. Kaya maliho yung pinapakalat ng mga miyembro ni Pastor Kibuloy na kusang na sumuko si Pastor Kibuloy, mga kababayan. Hindi ho yun tama, na ipapalabas nila para ano, makuha ang simpatya ng mga tao. Kasi pinapalabas nila, sinasabi nila na sumuko si Pastor Kibuloy dahil nasasaktan na daw yung kanyang mga tauhan. Una-una sa lahat po, mga kababayan, kung talagang naisip niya ang sitwasyon ng kanyang mga tauhan at kung wala talaga siyang kasalanan, bakit siya magtatago, mga kababayan? Ba't hindi niya harapin ang buong katotohanan? Ba't kailangan niya magtago sa likod ng kanyang mga tauhan? Di ba nga, meron pang namatay. Pero hindi ho yun namatay dahil sa pagsugod ng mga kapulisan doon. Namatay yun dahil sa pagod, stress, puyat, na stroke. Dahil sa pagod, puyat, init pa. Yun ang sanhi ng pagkamatay niya. Dapat doon pa lang, nung unang sugod pa lang, sa lahat ng mga miyembro ng KOGC, kung kayo po ay inaalala po ng tinitingala nyong anak ng Diyos, hindi sana doon pa lang po lumabas na siya. Lumabas na siya dahil nasukol na siya ng mga kapulisan. Nakita na kung saan man siya nagtatago, mga kababayan. Yun ang totoo. Tapos ngayon po, para ipahihiya ang kapulisan na hindi nila nakita si Pastor Kibuloy, ipapalabas ngayon ng mga kanilang mga nasasakupan na hindi nahuli si Pastor Kibuloy kundi sumuko. Para ano, kunin ang simpatya ng mga tao, mga kababayan. Pero ang totoo talaga, binigyan sila ng 24 oras. Nagtanim na ang kapulisan kapag hindi siya lumabas sa kanyang pinagtatago. Kasi nasukol na siya eh. Kita na kung saan siya nagtatago eh. Binigyan siya ngayon, 24 oras. Kapag hindi siya lumabas, mga kababayan, sisirain na ng mga kapulisan ang
pinagtataguan niya. So good job naman po sa ating mga kapulisan na ginanawa ang kanilang tungkulin. Lalo na po si General Tori, mga kababayan, na talagang pinursige para madakip si Pastor Kibuloy. Una-una sa lahat, nasa loob lang pala ng QGC talaga si Pastor Kibuloy. Ibig sabihin, nililipat-lipat lang nila ng lugar, mga kababayan. Hindi naman talaga lumabas si Pastor Kibuloy. Meron nga nagsasabi kasi na nasa bundok daw si Pastor Kibuloy. Ipinapalabas nila, galing daw sa bundok si Pastor Kibuloy, bumaba, pumasok doon sa QGC. Sa dami ng pulis na nagbabantay sa area, paikot dyan sa QGC, sa tingin nyo mga kababayan. Hindi siya makikita ng mga kapulisan pag pumasok sa doon. Diba? Ano lang yan eh. O, ito. Idinagdag pa ng hepe ng DILG na maaaring kasuhan ng paglabag sa 1829 Obstruction of Justice ang mga coddled ni Kibuloy na may parusa hanggang 6 na taon na pagkakulong at multang 1,000 hanggang 6,000 o pariho. O ayan mga kababayan. So yung mga tumulong kay Pastor Kibuloy, ha? Yung mga kasabwat, ha, ni Pastor Kibuloy, ang paglipat-lipat niya sa kanyang pinagtataguan. So ito, 6 na taon ang pagkakulong o magkaroon pa siya ng multa, 1,000 to 6,000 po mga kababayan. Dapat lang para wag nang pamarisan ito na itatago nila yung may kasalanan sa batas. Ayan po mga kababayan. So hindi lang natin alam kung kasama po ba dito ang President Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Kasi kung totoosin, diba, tinanong ko siya kung saan, no, kung alam kung saan nagtatago si Pastor Kibuloy. Sabi nga ni Duterte, alam niya. Pero hindi niya sasabihin, diba? Alam niya kung saan nagtatago si Pastor Kibuloy. Kayo naman si Bisin naman, nasa langit na daw umano si Pastor Kibuloy. O, napahiya lang siya, diba? Dahil sa mga aligasyon nila, ibig sabihin, sila talaga, inuudyukan pa nila na magtago si Pastor Kibuloy. Pero ito, mga kababayan, merong mga madadamay dito na nagtago kay Pastor Kibuloy, mga kababayan. Una-una sa lahat, dapat hindi na nila pinahaba yung araw kung kailan na-aresto si Pastor Kibuloy. Kung siya talaga ay susuko, nung unang araw pa lang na meron ng nasaktan, nagkasakitan na doon ang mga pulisan at yung miyembro niya, dapat lumabas na siya. Kung yan talaga ay kusang loob sa susuko, hindi na sasana nagtago ng kay tagal, no? 16 days na pagtatago niya. Tsaka lang sa lumabas, tapos sasabihin no, ng mga alagad niya, personal na sumuko sa batas, si Pastor Kibuloy. Ano yung kalukuhan, mga kababayan? Dahil nasukol na sa, talagang wala na siyang mapuntahan. Meron mo ba naman, hinukay pa naman ng mga kapulisan ang kanyang compound. Hinukay lahat. Tinitingnan talaga kung saan sa nagtatago. Ngayon, mga kababayan, may isang ano na ata, yun na ata yung pinakahuli na nakita ng mga kapulisan at nandun siya sa loob. Ngayon, binigyan sila ng 24 oras na palabasin niya si Pastor Kibuloy. Ha? Ngayon, ha? Pag hindi nila inilabas, hindi wawasakin na po ng mga kapulisan. Nasukol na si Pastor Kibuloy. Ano pang magagawa niya? Mga kababayan, wala na sa matakbuhan, napaikutan na ang area. Ha? Napaikutan na po ang area kung saan man si Pastor Kibuloy, mga kababayan. Ngayon, saan pa sa tatakbo? Kundi lalabas na lang para sumuko, mga kababayan. Pero, mga kababayan, hindi ho yun sinasabi ninyo na sumuko ng pusa. Dahil yun, umabot po ng 16 na araw. So, nasukol na sa mga kapulisan, kaya lumabas na sa kanyang lungga. Kayo po, ano masasabi nyo at makukomento nyo dito? Maraming salamat ho at magandang araw po sa inyo.